ng hapon. Ngayon ay Marso 20, 2022. March 20, 2023, meron na lamang tayong 286 na araw o 286 days na natitira sa taong 2023. Magandang hapon, Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, at magandang umaga, magandang tanghali, magandang madaling araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Sa buong mundo, live po tayong napapakinggan ngayon. Simple lang ito ng Elizalde Broadcasting ngayong araw ng Lunes, ika-20 ng Marso 2023. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras sa pagtatanghal, pagsasayin papuwid sa programang Agrikultura at iba pa. Makatatapos lang ng programa ni Aiza Rile Bacusa, yung Asot Pusa at iba pa. Kabilang sa mga balita ngayong araw na ito, may kinalaman sa Agrikultura, 120 milyong pisong puslit na botka kompiskado sa Nabotas. BOC, doble kayod na versus Agway Smuggler. Projects ng dating admin o administration itutuloy ni Marcos Jr. Ay, bago ko makalimutan, no? Misan makakalimutin ako eh. Sa susunod pong linggo, magbabago po ang programang Agrikultura at iba pa. Magpapatuloy yung araw ng Webes pero yung Lunes ko po ay magiging Martes. Aba, magandang balita ito. Ayan, dakuan na natin ang, bago nga pala yun, ang programang Agrikultura at iba pa ay kakapaluuban ng bahaging anong nangyari noon mula sa research ni Marlo L. Aligre. Ganon din yung ngayong araw na ito. Ano ba yung naganap ngayong araw na ito? At mula naman sa research ni Fernando B. Castro, may bahagi rin akong, anong tawag dito, itong incredible story mula sa research ni Senon B, 8.2 talampakang pusit na mataan sa bansang Japan. Uy, maraming salamat nga pala sa binigay na damit at pantalon ni Alex Kaasi. Kami nagkwentuhan dyan sa bahagay ng Buena Mar Subdivision, barangay, ano bang nakakasakop na barangay? Barangay Nova Proper, Novaliches, Quezon City. Ako'y nagawi sa bahagi ng Pangasinan at Candaba, Pampanga nung mga nakarang araw. Pinuntahan ko yung mga lugar ng Benmalay, Kalasyaw, Pangasinan. Nagawi rin ako sa bahagi ng Mangaldan, babae yung mayor nila dyan. At ganun din sa San Carlos, Pangasinan. Ayan, San Carlos City, Pangasinan. Meron San Carlos City, Negros Occidental. Ayan. Dako, ano natin, yung mga balita natin ngayon, may kinalaman sa agrikultura. Malagay ang panonood kay Liway. Ayan, nakalimutan ko yung apelido ni Liway. Taga Montalban at si yung gumagamit ng pangalang Mulawin Eagle. Ayan, malagay ang panonood. Ganon din kay Luisito Driel. Ako'y dadalaw dyan minsan sa'yo. Nagkasakit po kasi itong si Luisito Driel. Kaya na, nagpapahinga muna siya. Nagpapagaling ika nga. Nakuha na natin yung mga ilan sa mga balita ngayong araw nito. 120 milyong pisong frozen products na sabat. Aabot sa 120 milyong halaga ng umano'y smuggled na poultry at seafood products ang nasabat ng Bureau of Customs sa Nabotas City. Sa isang pahayag, sinabi ng BOC na nakuha ang umano'y smuggled products matapos ang raid sa 7 cold storage facilities. Galing umano sa bansang China ang karamihan sa mga frozen seafoods, habang sa bansang Brazil at bansang Australia naman ang umano'y smuggled na beef, at galing naman umano sa United States at bansang Russia ang pork product. Kabilang sa mga nasabat na produkto ay frozen pork legs, chicken drumstick, pork spirits, squib rings, crayfish, pork ears, pork hinges, balloon, really whip
fourth Auta Chicken Feet, fourth Rib Licks, Golden Pampano, Pangansios Filet, Boneless Pork Ham, Vest Tofu at Pork Ears. Ipatatawag ang mga may-ari ng mga frozen goods at kailangang magpresenta ng impormasyon o importasyon, documents o patunay na hindi smuggled ang mga produkto. Nakuha ko na yung aking bahaging anong nangyari noon mula sa research ni Marlo L. Aligre. Ang pinaka-research ni Marlo L. Aligre, General Douglas MacArthur. Noong Marso 20, 1942, dumating sa Terowi, South Australia, si General Douglas MacArthur, at doon niya sinabi ang mga katagang I came out of Bataan and I shall return. Ayan. Tumakas sa koridor si MacArthur kasama ang kanyang pamilya at military staff. Pagkalipas ng mahigit na 2 taon, nagbalik sa Pilipinas si MacArthur bilang katuparan sa kanyang pangako. Dumating siya sa Palo Leyte noong Oktobre 20, 1944 at nagsimula ang pagpapalaya sa Pilipinas mula sa bansang Japan. Maligunita sa kasaysayan ng ating bansa. Ilan pa rin sa mga balitang agrikultura, Malacañang binida 500 kadiwa store na binuksan. Mahigit 500 kadiwa outlet na ang binuksan sa iba't ibang lugar sa bansa na layuning madagdagan ang kita ng mga magsasaka, mangingisda at mga micro, small and medium enterprises o MSME ayon sa Presidential Communication Office o PCO. Sinabi ni PCO Secretary Cheloy Garapil na sa pamagitan ng mga kadiwa store ay hindi na kailangan pang dumaan sa middleman ang mga produkto. Samantala, inahayag din ng PCO na patok agad ang unang kadiwa ng Pangulo na binuksan sa Bicol Region matapos na makapagtala ng 1.2 milyong pisong kita sa loob lamang ng 2 araw. Laki, 1.2 million pesos. Binuksan ang kadiwa ng Pangulo sa Pili Camarines Sur kasabay noong Marso 16, 2023. Dako, ano man natin yung balik-gunita o anong nangyari ngayong araw nito? Anong naganap ngayong araw nito? Oras, Philippine Standard Time, ganap ng 3:08 PM. March 20, 1852, nalathala ang nobela ni Harriet Beecher Stowe. Hirap magitin ang apelido niya, Stowe, na Uncle Tom's Cabin. Ang nobelang ito ang isa sa naging inspirasyon ni Dr. Jose Rizal upang maisulat ang nobelang Noli ni Tanghere. Ay, ganita, sa kasaysayan ng ating bansa. 86 na milyong pisong smuggled na sukal na sabat sa Subic. Tinatayang 86 na milyong piso na halaga ng asukal na idiniklara bilang footwear rubber na ginamit sa paggawa ng sapatos sa flip-flops ang nasabat sa Subic Bay Freeport Zone. Kinumpiska ng mga autoridad o ng mga operatiba ng Department of Agriculture o DA at Bureau of Customs o BOC ang mahigit 800,000 kilo ng refined sugar. Ayon kay BOC Assistant Commissioner Attorney Vincent Maronilla, nakuha nila ang kabuuang bilang ng 15,648 bags o 15,648 bags na asukal na nagmula sa bansang Hong Kong. Dinala ang kargamento ng isang kumpanya na huli na sa pagpupuslit ng sukal, sibuyas,
At iba pang produktong agrikultural sa pamagitan agrikultural sa pamagitan ng Manila International Container Port. Ito ang ikatlong shipment ng smuggled na asukal na naharang sa daungan ng Subic ngayong buwan ng Marso. Sinuspend din na ang mga permit ng nasabing kumpanya ayon sa Bureau of Custom. Oras, Philippine Standard Time, kanap ng alas 3:00 ng hapon. Tayo nga pala nagkaroon ng meeting nung Sabado. Kabilang sa mga nasa meeting nung Sabado ay siyempre yung may-ari ng impilang ito ng Elizalde Broadcasting, Tita Mel Elizalde na lumalabas din na aking executive producer. Siyempre, nandun din si Ma'am Faith Diretso, ang aming hediktisan. At yung, abay na lamang ko, yung amin palang station manager dito, si Elizalde Broadcasting ay si Fernando o si Fernan Jota. Ayan. Talaga yung panonood, Sir Fernan Jota. Di makikipagtulungan sa investigasyon sa manipulasyon ng sibuyas, kulong. Bago ko basahin yan, ito munang bahaging, ang babasahin ko, ang bahagi munang akalain mo mula sa research ni Annabel Obembiahe, pinakamainam na karne. O yan, may pinaka-logo pa eh, o lobo. Parang comics ba? Pinakamainam pala sa lahat ang karne ng ostrich. Ostrichs, yan. Tiyak may mag-i-interest sa akin. Ito, pinakamainam na karne. Ang karne ng ostrichs ang pinakamainam kainin sa lahat ng karne ng hayop. Bakit? Sapagkat mayaman ito sa protina, subalit mababa sa fat at cholesterol. Yung pangalawa, Morocco ang may pinakamatandang universidad sa na hanggang ngayon ay aktibo pa rin at mahusay sa mga kursong may kinalaman sa science and technology. Ito ang University of Quarayuyen na itinatag isang babae noong 859 AD o Anno Domini. Mas matanda pa ito sa Oxford University. Akalain mo? Ayan. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 3:13. Di makipagtulungan sa importasyon o sa investigasyon sa manipulasyon ng sibuyas, kulong. Nagbabala ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na ipakukulo ang sinumang magsisinungaling sa testimonya sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food ukol sa hoarding ng mataas na presyo ng sibuyas. Sa Martes, bukas ay ipagpapatuloy ng committee na pinamumunuan ni Quezon Representative Mark Enberga ang pagdinig ukol sa pagtatago sa agricultural products at labis na pagtaas ng presyo ng sibuyas. Ang Kamara ay patuloy na magsasagawa ng investigasyon upang mailantad ang mga tiwaling financier at traders na nasa likod ng kartil ng sibuyas at gulay kung saan ang sa mga naunang pagdinig ay isinailalim na sa contempt at naiditine sa Kamara ang tatlong opisyal ng Agro International Forwarders Inc. o Incorporated nang tumanggi makipagtulungan sa mga mababatas. Sinabi ni Committee Chair Representative Enberga na ang citation for contempt ay naalis lamang matapos tiyakin ng tatlo na sila ay makikipagtulungan at magsusumiti ng mga hinihinging dokumento sa na makatutulong sa pagre-resolba na nagaganap na pagmamanipula sa presyo ng sibuyas at sa ikalalantad na mga leader ng kartel. Giit pa ng kongresista, ang layunin ng committee ay mabawasan ang napakataas na presyo ng sibuyas at malamang at malansag ang kartel ng gulay. Lalo aniyang hindi maaari magiging katanggap-panggap kung may mga kasabwat sa manipulasyon sa presyo ng gulay ay mga nasa gobyerno.
Gaya ng sa naunang pahayag ni Enverga at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, patuloy na umaasa si Romualdez sa pagkikipagkaisa ina Agro President at General Manager Efren Soleta Jr., Agro Operation Manager Chan Patrick Sibilia at Legal Counsel Chan Ryan Cruz na may ilalantad ang mga hoarder o ang mga tama, ang mga hoarders. Yan yung balitang may kinalaman di makikipagtulungan sa investigasyon sa manipulasyon ng sibuyas kulong. May oras pa ba tayo, Ma'am Faith? Ulitin ko po uli, sa susunod na linggo, magbabago po ang araw ng programa ng inyong lingkod sapagkat ito yung oras dapat ni Tita Mel Elizalde, yung ano ba ang pamagat niya? Ayan, wala ng oras? 10 minutes, ayan. Yung AB Talakayan, ayan, at yung AB Balita, ano, ni Tita Mel Elizalde, pahinga muna siya, medyo napagod. Pero itinuloy ko muna yung hindi ko kasi nalaman agad. Pero kung nalaman ko, Martes na ako pupunta. Basta sa susunod po, na Linggo, wala na po akong, hindi na po ako Lunes, Martes na po ako. Ayan. Aha, dito naman tayo sa bahaging incredible story. Mula naman sa research ni Sinon B. 8.2 talampakang pusit na mataan sa bansang Japan. Isang 8.2 talampakang giant squid na mas malaki pa sa tao ang namataan ng mag-asawang diver sa Tohoku City, bansang Japan. Pero sabi ng eksperto, medium size pa ito. Sa isang video, nilapitan pa ang giant squid ng isa sa mga diver. Ayon sa mga diver, ayan, ayon sa mga diver, gumagalaw ang tentacles o mga galamay ng pusit. Ngunit nakita nito ng paghina. Ayan. Ayan. Sa pagpapatuloy ng 8.2 talampakang pusit na pataan sa bansang Japan, natatanggal din ang ilang bahagi ng balat ng pusit. Ayon kay Yusuke Tanaka at asawang si Mickey, na banggit sa kanila ng ilang residente sa isang fishing shop ang tungkol sa umano'y higanting pusit. Ilan na rin ang nakakita dito pero hindi raw malapitan. Kaya nagpasya ang mag-asawa na mag-dive para hanapin ang pusit. Sa loob lamang ng 30 minuto nilang pag-dive, nagpakita ang higanting pusit. Sinabi ng mga marine expert, nabihira itong mangyari dahil nakatira sa malalalim na parte ng dagat ang mga higanting pusit. Madalang daw na pumunta sa mabababaw na bahagi ng dagat ang naturang uri ng pusit katulad sa malalapit sa baybayin. Ayon sa isang honorary researcher sa National Museum of Nature and Science, nasa 2 taong gulang ang nakitang pusit at sa kabila ng sukat ito na ito, maituturing pa itong medium size lang dahil umaabot umano sa 43 feet ang isang giant squid. May mga residente na kung saan umatake ng tao ang mga giant squid. Likas sa mga ito na atakihin ang anumang bagay o nilalang na hindi sa kanila pamilyar at lalo kung makararamdam sila ng peligro. Ayan. Simulawin eagle. Dakuan natin. May oras pa? Tuloy lang natin. Eto na. Basahin ko na agad itong kaisipan today para pag wala na ako ng oras, naubusan, okay na. Kaisipan today, thank you Lord for the strength you give me each day and for all the people around me who make life more meaningful. Ayan. Yung buhay natin talagang makulay. Ayan, meaningful. Ayan. You know, dito naman tayo sa fishing ban lifted na sa Calapan City, Mindoro. Inalis na ang fishing ban
na ipinatutupad o na ipinatupad sa Calapan Oriental Mindoro kasunod ng malawakang oil spill dulot sa paglubog ng MT Princess Empress. Sinabi ni Calapan City Administrator Attorney Raymond Osiam, pinayagan na ang pagiging isda matapos iulat ng mga eksperto na wala ng indikasyon na apektado ng oil spill ang mga isda sa nasabing lugar. Gayunman, o gayon pa man, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagligo sa dagat sa barangay Nabotas, Maidlang at Sinunay sa Calapan Oriental Mindoro. Dagdag pa rin Attorney Usam, patuloy silang nagbibigay ng emergency assistance sa mga apektadong mangingisda at residente sa Calapan City, Mindoro. Batay sa huling datos ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO, abot sa 20,540 pamilya sa 10 bayan ang naapektuhan ng oil spill. Samantala, apektado na rin ng oil spill ang seabirds sa Oriental Mindoro. May mga namataan na kasing ilang patay na ibon na nababalot ng langis sa ilang coastal communities. Matatanda ang lumubog ang MT Princess Express na may dalang 900,000 litro ng industrial fuel o fuel oil noong February 28 dahil sa malakas o malalakas na alon. Wala nang oras, Ma'am Pate? Ayan na. Okay na. Ah, mayroon pa. Samantala, dakuan pa natin yung ilang mga balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Bilisan ko lang, ano? March 20, year 2000, nakamit ni PNP Chief Director General Pampilo Lacson ang kanyang fourth star. Makaraang aprobahan ni President Joseph Estrada ang promotion. March 20, 2000, namatay si House Speaker Ramon Mitra Jr. Kaibigan ni Gani Oro ito. March 20, 2001, binalaan ng China ang Pilipinas laban sa panguhuli ng mga Chinong mangingisda sa pinag-aagawang Severo Reef sa South China Sea. Hinuli ng Philippine Navy ang 10 Chinese fishing vessels na nangunguna sa nasabing o nangingisda sa nasabing lugar. March 20, 2004, nanawagan ang mga kongresista sa pagbibitiw ni Vice President Teofisto Ginguna dahil wala na itong saysay sa loob ng administrasyon matapos tumalon sa kampo ng oposisyon. March 20, 1968, nilagdaan ni President Lyndon B. Johnson ang isang batas para alisin ang gold baking ng perang papel sa bansang sa United States of America. Oh, meron pa. 3 minutes pa. March 20, 1969, ipinahayag ni U.S. President Richard Nixon na tatapusin na ang digmaan sa bansang Vietnam. March 20, 1969, pinakasalan ni John Lennon si Yoko Ono. March 20, 1977, natalo sa eleksyon si Indian Prime Minister Indira Gandhi. March 20, 1988, balik nito sa kasaysayan ng ibang bansa, tinalo ni Mike Tyson si Tony Tubbs sa ikalawang round ng kanilang heavyweight match. March 20, 1991, nalulong mula sa 53rd, nahulog mula sa 53rd floor ng isang apartment sa New York City ang 4-year-old na anak ni singer na si Eric Clapton. Ang pangyayaring ito ang dahilan kaya nalikha ang awiting Tears in Heaven. At yung huli, March 20, 1995, dalawang miyembro ng kulto ang nagpasingaw ng sarin gas sa isang subway train sa bansang Tokyo na ikinamatay ng 12 katao at 4,700 ang nagkaroon ng malubhang pinsala sa katawan.
At yan na po, nagwawakas. Aha. Nagwawakas ang aking technician. Ayan. Muli, sa pangalan po ng aking executive producer, walang iba kundi si Tita Mel Elizalde, at sa pangalan din po ng aming station manager, walang iba kundi si Fernando Jota, o si Pernanota. Muli, sa pangalan din po ng aming head technician, walang iba kundi si Ma'am Faith Diretso. Ako pong muli, ang inyong lingkod, Reden Oro, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye na po hanggang sa Huwebes at Martes. Bye-bye!